Assalamualaikum, buenos dias, happy Isabela. Ito ang programa na dapat nating abangan na kung saan ibibida ang iba't ibang kaalaman ng serbisyong may malasakit at pagmamahal para sa lungsod ng Isabela. Ito po ang serbisyong damang-damang. Alam naman natin na ang kasalukuyang administrasyon ng Isabela City ay nagpapahalaga sa bawat Isabeleng. Kaya naman sa araw na ito, sasamahan tayo ng head ng Office of the City Civil Registrar upang bigyang sagot ang ating mga katanungan. So, ang ating panauhin sa araw na ito ay ilan lamang sa mga kilalang mapagmahal sa trabaho, lalo na sa usaping civil, no? Aside from that, isa siyang napakagandang beauty queen ng Isabela City. Walang iba kundi si Ma'am Dayang Mirhama Jaljalis, ang ating Civil City Registrar Head. Hello Ma'am, Assalamualaikum, good morning. Ma'am Dayang, no, sasamahan niyo po kami ngayon upang alamin, no, kung ano ang dapat or gaano ba kahalaga ang ating Civil Registrar, no, at ano-ano yung mga serbisyo na binibigay natin para sa ating mga kababayan dito sa Isabela City. So, pero bago yon, una sa lahat, gusto kong magpasalamat sa iyo at andito ka ngayon para bigyan tayo ng pagkakataon para pag-usapan ng iba't ibang mga usaping civil. No, ano po ba yung function ng ating Civil Registry, Ma'am? Okay, yung sa City Civil Registry po, Ma'am Mendry, it's all about to make it more very tawag. Kasi kung i-explain po natin yung mandato, masyado siyang malalim sa legal term. Yeah. So, very technical. Oh, very technical siya. So, Tagalog tayo, di ba? Opo. Pwede ka lang namang mag-English. Okay. In short, yung sa City Civil Registration Law, lahat ng mga tao na pinanganak sa Pilipinas, kailangan siyang marehistro through document sa papel mismo na yung kanyang identity, kanyang statistics data, kanyang pangalan, kanyang age, place, kung saan siya pinanganak, lahat ng datas na yun, kailangan mag-put into documents as per record sa City Civil Registration natin. So, yun ay nakalagay siya sa City Civil Registry Books. So, yun, yun ang mandatos ng Act 3753. At ito yung inyong office na ito. Yun po, yun. So, uh-huh. Yung office natin sa local, sa LGU ng Isabela City, connected po siya sa National ng Philippine Statistics Authority. Or ang PSA. PSA, na dati is NSO. NSO. So, ang ating, a little bit of history of the Office of the Civil Registry, no? Kailan po ito na-muo yung office nyo? Kasi pagkakaalam ko, bago lang ako sa local government unit, pero may iba't ibang creation, no, time of creation of the office. So can you just give us a brief backgrounder? Yung City Civil Registration Office natin, nag-umpisa pa siya nung city pa po. So kung makikita natin, ang daming papeles sa loob ng opisina, kasi that time, lahat ng mga tao, the whole of Basilan Province, which is city dati, dyan po talaga sa atin nakaregister. Oh, okay. So whole of Basilan. So pagka naging province na siya, na-chop-chop na siya by municipal. Mm-hmm. Pero yung mga 1943, I think, nag-umpisa yung civil legislation. Okay. So kailan po naging, ano, yung purely Isabela City. Recently na lang po. Yung naging province na po yung Basilan. Yeah. So, nasabi mo na rin, no, na it's within your mandate na lahat lang na ipanganak, kailangan ma-register natin. So, sa tingin ninyo, can you at least give us three reasons, no? Why do you think that it is very important to register dito sa ating civil registry? Kukunin natin yung ehemplo or sample po ng voter's registration. So, you cannot vote unless you register. Example lang yung ngayon naman sa PSA or sa City Civil Registration natin, ibig sabihin yung the full identity ng isang tao being a Filipino, na kailangan ma-identify natin na siya isang puri na Pilipino base sa papel, yung documented na yon. Kaya minsan meron tayong mga kababayan sa mga Malaysia
na undocumented kasi wala silang papeles. So yun ang isang dahilan kung bakit kailangan talaga natin mag-register is for our identity. Yes, to establish our identity. As a Filipino. So, yun nga, diba, totoo naman talaga kasi panganak mo kailangan may birth certificate ka. Pag mag-enroll ka sa isang school, kailangan may birth certificate pag kang may pakita. Ka. Pag magpakasal ka, kailangan may kang birth certificate. And then, passport, and then, license, tapos sa access ng health. Yeah. Kumbaga, having this paper will support your identity. And for now, regarding sa PILCIS, yung Philippine National ID, number one po talaga yung birth certificate. Okay, so nabanggit mo po, Ma'am Dayang, no, yung iba't ibang mga civil registry documents na pwedeng kunin sa inyong opisina. So, in case po na merong gustong kumuha ng mga documents na to, can you ano po yung steps na gagawin nila para maka-avail sila nito? And if ever mag-avail sila nito, meron po bang mga corresponding fees na babayaran? Okay, so yung birth, yung marriage, yung death is very common na yan. Dito tayo sa may petition. So yung petition niyan is based yan sa mandatos ng Republic Act 10172 na inamenda, which is yung before is Republic Act something 1948. So before kasi lahat ng mga tao na may mga mali, let's say clerical, topographical errors, change of first name, ganyan-ganyan, pumupunta sila sa korte para mag-apply ng petition. And it takes a lot of budget kasi kailangan magharga ng attorney. So attorney fees, and then meron ka pang fees for appearance sa korte and etc. So ngayon, meron tayong mga laws na yun na, yung 10172 na nagbibigay ng authority at saka power sa city civil registrar. If ever qualified yun siya or full-fledged, pwede na doon sa opisina natin mag-file ng petition. So wala ka masyadong babayaran, wala kang attorney's fee, wala kang appearance fee sa korte. The only thing that you're going to pay is yung filing fee. Magkano po itong so, filing fee? So yung filing fee is 1,000 pag clerical error lang siya. Tapos pag change of first name, my thing is 3,000. So ano-ano yung mga pwedeng i-petition natin? Okay, yung number one is yung mistake sa spelling ng first name at saka last name. And then, misspelled doon sa day at saka month ng birth, except sa year. And then, yung birthplace. And then, yung gender, change of gender. For example, may ilagay sa birth certificate mo, female, tapos male ka. So, pwede yun. And lastly, yung change of first name. So, lahat ng limang yun, pwede doon sa City Civil Registrar ng Isabela City kasi yung CCR natin is a full-fledged na CCR. Marami pa tayong malalaman tungkol sa opisina ng Civil Registry sa pagbabalik po natin dito lamang sa Servisyong Damang-Dama. Welcome back! Andito pa rin tayo sa ating programang Servisyong Damang-Dama at kasama pa rin natin si Ma'am Dayang. So wala ka masyadong babayaran, wala kang attorney's fee, wala kang appearance fee sa korte. The only thing that you're going to pay is yung filing fee. Magkano po itong so, filing fee? So yung filing fee is 1,000 pag clerical error lang siya. Tapos pag change of first name, my thing is 3,000. So ano-ano yung mga pwedeng i-petition natin? Okay, yung number one is yung mistake sa spelling ng first name at saka last name. And then misspelled doon sa day at saka month ng birth, except sa year. And then yung birthplace. And then yung gender, change of gender. For example, may ilagay sa birth certificate mo, female, tapos male ka. So pwede yun. And lastly, yung change of first name. So, lahat ng limang yon pwede doon sa City Civil Registrar ng Isabela City kasi yung CCR natin is a full-fledged na CCR. Ibig sabihin,
permanent yung item mo, tapos parang 9 years siguro yung experience mo sa CCR, and then you can avail to approve the petition of this constituents na lesser yung experience. So, automatic na yan. So, tapos yung mga requirements natin is, of course, you have to file the petition kung ano yung content ng petition mo. Diba? Meron na yun doon yung correction ng topographical or change of gender. And then, second noon is yung supporting documents. So, syempre, kailangan i-evaluate namin. Hindi naman pwede basta-basta mo na lang siya i-approvean. So, for example, MENDRI. Nagiging MENDRI. So, kailangan yung MENDRI mo. Alin ba doon? MENDRI o MENDRI? Okay, MENDRI. Kailangan pag MENDRI yung kailangan mong itama. So, kailangan meron kang supporting documents like Form 137 sa school na ginagamit mo si MENDRI, hindi si MENDRI. So, yun. So, another is yung distribution ng petition. Ibig sabihin, ipapasa natin sa NSO, sa PSA. And then, isang kopya sa City Civil Registrar. And then, isang kopya sa tao. So, after that, yung qualification, and then, yung na ng filing fee. Yun na ang mga steps. So, yung mga limang steps lang. Yun nga, mas madali dahil nga sabi mo, full-fledged na yung PTCD register natin. Meron bang nag-apply ng mga ganito? I mean, marami po ba tayong mga cases na, or mga clients na nag-apply nitong mga sinasabi niyong actually, error? Actually, itong termino ni Mayor Dada, which last year, no, three years, no, last term, first term niya, which is 3 years, I could vouch na talagang zero ang data entry ng CCR staff. So, meron tayong mga petitions pumapasok, hindi sa time natin, at saka hindi sa time ni Mayor Dada. So, nagpapasalamat ako sa City Civil Registrar staff. Lahat, congratulations po, and keep up the good work. So, kasi talagang zero. Ibig sabihin, walang error. Wala tayong error. Inshallah. Wala tayong error. Creation of this document. Yes, and I was shocked na pwede pala. Kasi ang hirap eh. I mean, you gather the documents, you gather everything. Saan mo ma-attribute yung changes na to? I mean, yung improvement na to? Was it because na-digitalize kayo or... yung less error. Abantay sa lakay. Hindi ba? What I mean is you have to monitor and then kailangan bantayan mo talaga because yung mga dyan sa loob, sanay sila, di ba? I mean, they have this traditional practice that they just do these things, like that, ganun. But you have to tell them, seryoso yung mayor natin, seryoso yung LGU ngayon. And this is the way it is to serve the people. Kumbaga, it depends on the workforce and we just need to capacitate the workforce na gawin yung trabaho ng tama para mas efficient yung paglabas. Pero mahirap din because century na nilang ginagawa yun. And hindi nila nakikita yung hirap ng tao pabalik-balik. So ngayon yun na nga, dahil sa sinasabi ni Mayor na yung public service talaga ang kailangan natin i-orientate talaga sa mga tao natin na gagawa naman nila hinahin. So, alhamdulillah, zero as in zero. So, Ma'am P, ilang years ka na ba sa pagiging civil registrar mo? Matagal na ako sa office, kaya lang noong time lang ni Mayor Dada na sinabihan ako, Poy, submitin mo na yung application letter mo, yun. So, yung prinsipyo niya na service-oriented, doon din ako nang pinamahal. So, nakalipas na, siguro, let's say, 3 years na, no? Dahil naka-one term si Mayor, no? Ano sa tingin mo yung naging challenge mo as head ng civil registry and ano yung na-contribute mo as the head of the city? Yung challenge is yung prinsipyo ng mga dating staff natin. I mean, they are exposed to a certain environment na iba yung environment na dala ng bagong administration natin. So, kailangan lang natin i-shift yung kanilang mentality na dito tayo papunta. I mean, we have to go this way, not that way. Yun. So, yung ano yung second? Things that you have contributed probably to the office. Things that I have contributed probably is yung patience. Patience in everything. Pag magiging civil registrar ka, kailangan pala mahaba ang pasensya. Kailangan mahaba pasensya.
So, ayun. So, yung meron na bang kaso, 'di ba? We're talking about documents. So, balik tayo doon sa documents natin, no? You mentioned about yung error, how to apply for change of error in names. How about po yung fees natin sa birth certificate? Libre po ba 'to? Yung fees? Yung fees natin. Or FES? Yeah. Okay, yung fees natin, hindi naman siya pwedeng libre ilahat natin. Uh-oh. There is just a certain season or certain time. For example, yung civil registration month, yung ibang LGU kasi isang araw lang eh. Na naglilibre ng pagkuha ng document. Yes, pero dito kay Mayor, that is the whole month. Ah, okay. Yes, the full month, and then we get them the free registration. And then tapos yung mga pinapanganak sa my birthing clinic. Uh-oh. To promote yung prenatal natin or yung home birthing na hindi dapat sa home, dapat sa clinic, is free na rin. Okay, so, ibig sabihin, meron tayong isang buwan para mag-register. So, anong buwan ito para maabangan ng ating buwan ng mga puso daw, eh, February. So, every February po, ang local government unit of Isabela ay nag- bibigay ng serbisyo ng civil registry for free for the whole month. And ano po yung gagawin nila to avail this? Just pumunta sa inyong No. Yung maganda sa atin is we go to the ground. Okay. So pumupunta tayo sa barangay. Lahat ng 45 barangays, we reach out to them. And then doon natin kinakausap kung ano yung kanilang mga problema pagdating sa civil registration. Marami pa tayong malalaman tungkol sa opisina ng civil registry sa pagbabalik po natin dito lamang sa Servisyong Damang-Dama. And welcome back! Andito pa rin tayo sa ating programang Servisyong Damang-Dama at kasama pa rin natin si Ma'am Dayang. Anong buwan ito para maabangan ng ating buwan ng mga puso daw eh, February. So every February po, ang local government unit of Isabela ay nagbibigay ng serbisyo ng civil registry for free for the whole month. And ano po yung gagawin nila to avail this? Just pumunta sa inyong No. Yung maganda sa atin is we go to the ground. Okay. So pumupunta tayo sa barangay. Lahat ng 45 barangays, we reach out to them, and then doon natin kinakausap kung ano yung kanilang mga problema pagdating sa civil registration. Ayun, ang dami nating napag-usapan regarding the civil register, no? Bago yung siguro yung panghuli nating katanungan. Aside from this registry of documents, no, ano-ano pa ba yung iba't ibang mga programa ng inyong office? Like, ang alam ko, nagpapakasalang bayan ka. Ah, okay. So, ano naman tong kasalang bayan? Itong kasalang bayan, yung parang na-apply ka last time. Okay, nag-avail pala ko. Kaya itong kasalang, kasalang bayan is, it will be... tumatama siya sa time ng Sakayan Festival. Yes, this is every April of the year. So, si Mayora is pumipili siya ng 100 couples. Mm-hmm. Ibig sabihin, 200 people. 200 people. Okay. So, pinakasal niya for free with a benefit of 4,000 each couple. So, meron pa cash gift si Mayor, no? So, for 100 couples. So, paano sila mag-avail nito sa kasalang bayan? Dati kasi, nung na-experience ko before I entered the office, is ganun lang siya. Yung walang basis kung paano natin ma-equally distribute by barangay. So, ang ginawa ko is, I divided the 100 couples into 45 barangay. So, again, this is barangay-based, kung saan magpapa-register sila para maka-avail. Which is one way of informing those barangay, their down, doon sa ground natin, na meron tayong ganitong klaseng program. So, sa tingin mo, maganda yung impact na ito na nagkakaroon tayo ng, ano po yung impact ng pagkakaroon ng free wedding? Kasi yung impact, number one is libre. Number two is meron siyang benefits na 4,000. Number three is
sinasali ko na rin doon kasi sabi ko, yung mga gusto magkaroon ng livelihood, so kinokonek ko kay Ma'am Ara sa mga training and everything. So, inshallah, little by little, marami silang benefits. And maybe yung in-advise mo rin sa akin na, diba, kailangan may civil marriage. Secret. Atin natin lang yun, mamaya, diba? Pwede pa natin pag-usapan dito yun. Kasi in-advise mo ako na mag-save your registry. Kaya kinat kita. I mean, pag-uusapan na pag-usapan mamaya. Okay. Ah, okay. That's it. That's more safer. Okay. Than to say shut up. At sa panghuling katanungan natin, Ma'am Dayang, no? So maraming naguguluhan. Kahit ako hindi ko rin alam, no? Ano iba yung pagkakaiba ng PSA sa civil, city civil registry? So, magkapareho lang ba ito or ikaw na magbigay ng linaw? Ganito, yung sa City Civil Register, we will start from there, it's a local siya. Ibig sabihin, lahat ng mga tao sa local, from Apari to Jolo, Tawi-Tawi, I mean yung last, is doon sa kanilang municipio or sa city, doon nag-register yung mga tao nila. Yes. And then itong opisina namin is nire-report namin yung documents na papunta ng PSA, which is the Philippine Statistics Authority. So doon na, se-centralize siya. So lahat ng mga data doon is ina-analyze ng PSA, minsan ginagamit sa mga batas kung paano natin maaayos ang problema sa health. For example, sa national, tinitingin naman nila doon kung ilan ang namamatay, ano yung cause of death. For example, TB ba or high blood ba? So, tatawagin nila ang attention ng Department of Health. Ito yung nangyayari based sa statistics. For example naman, sa women, let's say, mga pro-women na lawmakers, ilan ang mga batang nanay na nanganganak na walang asawa? So, yun. So parang talagang statistics ang makukuha natin dito, mga information na napakahalaga in yung demographic. Yeah, the demographic in making decisions and policies for the government. Aside no? from your personal identity as a Filipino. Oo. So nagagamit po ito ng example ng pamahalaan para magkaroon ng polisiya na iba't iba. Like sinabi so, mo sa health, barangay, sa municipal, itatapon natin sa PSA. Ngayon, dito naman sa kagandahan natin sa Isabela City, which proud tayo sa pagkaupo ni Mayor, siguro parang first natin sa whole Mindanao, is nagkaroon tayo ng system, di ba? It's our own idea. Aside from na-train kami sa Panabo Dabao, na meron tayong system, although inaantay natin yung budget ng GAD. So, ibig sabihin nun, ipipipindot mo doon ang isang barangay, for example, Barangay Riverside, and then you want to know kung ilan ang walang trabaho na tatay at nanay malalaman mo doon. So, malalaman mo min doon kung ipipindot mo kung sinong barangay ang pinakamaraming babies. Yon, babies. So, ibig sabihin, tingnan natin yung lugar after 5 years, sasabog na ba sa population explosion yon. So, I hope sa itong mga information na to na nakukuha sa system na to, kanino natin pino-forward mo? Dapat sa barangay kapitan. Kasi dati kasi we have to change the views. Yung akala nila yung City Civil Registers Office is just making birth certificates. Yes. No, it's more than that. We have this database system mismo sa ating lokalidad. Na yung Isabela City nangangailangan ng database system through barangay database system, doon lang talaga sa opisina natin. So, gusto mo malaman ilan ang namamatay na may sakit na heart, ilan yung namatay doon sa Baluno, so malalaman mo sa office natin. So, we have to use this data na nakadikit doon sa papel. Hindi lang siya pang booklet ba, pang binding. Marami pa tayong malalaman tungkol sa opisina ng Civil Registry sa pagbabalik po natin. Dito lamang sa Servisyong Damang-Dama. And welcome back. Andito pa rin tayo sa ating programang Servisyong Damang-Dama at kasama pa rin natin si Ma'am Dayang.
system. No, is it it's not the BRICS. No. It's our own idea. Mm-hmm. Aside from na-train kami sa Panabo Dabao, na meron tayong system, although inaantay natin yung budget ng GAD. Mm-hmm. So, ibig sabihin nun, ipipindot mo doon ang isang barangay, for example, Barangay Riverside, and then you want to know kung ilan ang walang trabaho na tatay at nanay malalaman doon. So, malalaman mo min doon, kung ipipindot mo, kung sinong barangay ang pinakamaraming babies. Yon, babies. So, ibig sabihin, tingnan natin yung lugar after 5 years, sasabog na ba sa population explosion yon. So, I hope this system... So, itong mga information na to na nakukuha sa system na to, kanino natin pinu-forward mo? Dapat sa barangay kapitan eh. It's what, kasi dati kasi we have to change the views. Yung akala nila yung City Civil Registers Office is just making birth certificates. Yes, no, it's more than that. We have this database system mismo sa ating lokalidad. Na yung Isabela City nangangailangan ng database system through barangay database system. Doon lang talaga sa opisina natin. So gusto mo malaman ilan ang namamatay na may sakit na heart, ilan yung namatay doon sa Baluno. So malalaman mo sa office natin. Sa so we have to use this data na nakadikit doon sa papel. Hindi lang siya pang booklet ba, pang binding. So tutunay nga na napakahalaga talaga ng opisina ninyo. Kailangan malaman ng barangay kung ano-ano yung sakit so, na namamatay. So sinabi nyo na kailangan active involvement yung barangay. Meron ba tayong mga barangay outreach na ginawa? Yung opisina it's, po? It's one way ng yung sa civil registration month. Yes. Na yung opisina natin ang pumupunta sa lahat ng 45 barangay, no exception. Kahit yes, sa lahat, sa dulo ng boundary, pinupuntahan natin yan. It's one way of telling them that we have this local agency na inaabutan sila. Pero sinasabihan ko rin yung barangay na meron tayong barangay civil registration system. Ibig sabihin nun, meron tayong law na mandated yung barangay na yung mga tao sa barangay na malalayo, hindi na kailangan pumunta sa city para mag-register. Sa barangay naman? Sa barangay, and it could help sa pamasahe. Pero I think we just need an ordinance to make pitik-pitik this one, oh. This okay, low. But at least it's a start. We are still in the process. Ko, ang factor is mahabang pasensya. Okay. So, ayun. Salamat, Ma'am Dayang, sa napakahabang pasensya mo, no? Kwentuhan with Ma'am Dayang, no? Okay. Ma'am Dayang, last message po para sa ating kapwa Isabelenyo na nais asikaso yung kanilang mga documents or anything you want to say to the public. Okay. Assalamu alaikum to the public. First and foremost, I would like to thank yung aking staff sa City Civil Registrar for the patience sa ating public. Assalamu alaikum. Regarding sa ating civil registration, yung sinabi ni Ma'am Dada kung ano daw ang mga iba't ibang mensahe or programa na hindi ko nabanggit kanina is yung number one is yung sa BRICS. Ibig sabihin ng BRICS is batch request query system. Ibig sabihin, hindi na po tayo pupunta ng Zamboanga City para mag-apply ng PSA. Dito po sa lokalidad ng Isabela City, for the very first time again, yung Basilan, nagkaroon po tayo sa Isabela City na yung PSA application po ngayon is doon na lang po sa ating hall. So, less pasahe po tayo, less expenses. And second more is, pwede po tayo mag-query sa AutoDots. Kung yung ating legitimation or yung ating mga problema sa civil registration na in-endorse natin doon sa PSA, pwede po kayong dumaan sa aming opisina at magtanong kung ano na po yung status. So I think, Mang Mendry, parang yun lang. Nauuhaw na ako sa'yo. Actually, habang sinasabi mo yun, may nag-pop may up sa ko ang all, pero nag-closing na kasi ka ako. Na, pero ka are you up ng idea to one more question? It's up to sabi mo lang ako. Yung may nabanggit si Mayor sa Soka niya, no? Yung regarding the lower registration natin this year compared to the previous year, maybe you could expound doon para intindihan ng ating mga kababayan kung bakit mas konti yung nag-register ngayon at dati, yes, in the previous years, masabi lumobo yung nag-register sa Isabela City. I think it's a very parang hot issue na dapat hindi natin palagpasin. Bakit nga ba? Yung isang issue doon is yung red tape. Yeah, because pag yung opisina mo walang sistema, diba?
So, everybody can just prepare the documents. Pero ngayon, sa atin may sistema tayo. A certain group of staff, ito lang pwede mong gawin. A certain group of staff, ito lang pwede mong gawin. And then, they have to provide yung requirements. Hindi pwede walang requirements. And then, when they will give the requirements, pag late registration, ini-interview pa natin. Saan ka ba galing? Bakit ngayon ka lang? Blah, 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 blah. Pag nakapasa doon sa admin namin, and then papasok sa akin. And then lastly ngayon, we still have the CCTV. So, pag meron pa rin red tape sa labas, kaya nga sabi ko sa'yo. So, may CCTV ka sa we have to. Kasi, sana all. Kasi, yun eh. Kasi, ang importante doon is, ano bang tawag doon? Frontline services tayo. Yes. So, we don't do money with clients. That's my point. So, ngayon, ang nakikita natin, pag may sistema yung opisina natin, hindi na nagiging production or mass, ano bang tawag doon? Yung nagiging mass production ni yung Isabela City ng birth certificate. Yes. Nakikita natin sa datos. Kaya nga sabi ko, when you speak of the district data, statistics yun, paano nagiging 10,000 yung birth? 200 lang yung kinakasal. Diba? So, doon nakikita natin. So, we have to check kung ano yung nangyayari. Inavalidate. So, yung sistema talaga. Merong first step, second step system. And then, yun, the error will be corrected. So, maraming salamat, Ma'am Dayang. Congratulations sa mga nagawa ninyo sa office ninyo. And thank you so much for coming here with us today. Mm-hmm. No? So, ilan pa lamang ito sa mga kaalaman na inyong matutuklasan na talaga namang ating kailangan, no? Itong mga basic na napag-usapan natin kanina. Ika nga ng ating butihing mayora, no? Si Mayor Titi Jalia Durabing Hataman, an informed citizenry is an LGU's most powerful ally. Muli, taos-puso pong nagpapasalamat kay Ma'am Dayang at sa aming mga mahal na manonood. Hanggang sa muli, ito po ang inyong host. Ito ang programa na ibibida ang iba't ibang kaganapan ng serbisyong may malasakit at pagmamahal para sa lungsod ng Isabela City. Ito po ang serbisyong Damang Dama.